Sakay na si Sophia ng motorboat nang mabuhay ang pangamba sa kanyang dibdib. Kahit ngayon lang niya nakita si Marcos Vasquez, marami na siyang alam sa pagkatao nito. Isa itong masamang tao na hindi dapat pagkatiwalaan. Mataman niyang tinignan ang lalaki habang kalong si Mariela at sinusuotan ng wool sweatshirt. Malalim na ang gabi at kahit panatag ng mga alon sa dagat, ay malamig ang hanging humahampas sa mga katawan nila. Baka kung saan ako dalhin ang lalaking ito, nakakunot noong pag-aalala ni Sophia. Narandaman yata ni Marcos na nakatingin siya rito kaya nilingon siya nito. Coffee? Tanong nito. Hindi pa rin friendly ang tono. Ayoko. Pahirap niyang sagot. Saka iniiwas ang tingin. Mukhang giniginaw ka. Hindi. Muli niyang asik. Nakita ni Sophia na hinubad ni Marcos ang suot na leather jacket at inabot sa kanya. Isuot mo. Pagmamando ng makapangyarihang boses nito. Thanks, but no thanks. Pasuplada niya sagot. Tiningnan lang niya ang jacket na inabot nito. Anong ginawa mo sa mga gwardiya sa isla? Pinatay mo sila, no? Mukha ba akong mamamatay tao? Paasik din ang sagot ni Marcos. Looks can be deceiving. Kahit pwede kang ihilera sa mga Georgius hunks ng Hollywood, it doesn't mean na hindi mo kayang pumatay. Miyembro ka ng isang sindikato. Ibig sabihin, lahat ng kasamaan pwede mong gawin. Hindi na lang niya sinabi ang nasa isip. Nakatingin si Sophia kay Marcos pero kapag tinitingnan naman siya ng lalaki, ay binabawi niya ang tingin. Hindi rin niya alam kung bakit hindi niya magawang salubungin ang tingin nito. Maya-maya ay inabot ni Marcos sa kanya si Mariela. Ikaw munang bahala kay Mariela. Kinalong niya ang bata at nakita niya may dinukot itong baril saka umalerto sa mukhang may nakitang kalaban. Napansin niyang umalerto rin ang dalawa pang lalaking kasama nila sa motorboat maliban sa kumokontrol sa makina. Sinundan ni Sophia ng tingin ang direksyon tinitingnan ng mga ito. May napansin siyang liwanag sa malayo. Ginamit ng isa sa mga lalaki ang dala nitong telescope. Bangkang pangisda lang pare, sabi nito. Kinuha ni Marcos mula sa kasamahan ang telescope at sinilip ang pinagmumulan ng ilaw. Matapos masigurong hindi kalaban ang nakikita nilang isa pang sasakyang pandagat na naglalayag. Ibinalik ni Marcos ang telescope sa lalaki, saka muling lumapit sa kanila ni Mariela. Naupo ito sa tabi niya. Anong ginawa mo kina Tata Asyong at Manang Lumen? Pinatay mo na rin ba sila, ha? Naisip ni Sophia na itanong ng pasinghal. Gusto niya takpan ng galit ang takot na nabubuhay sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang mag-alala para sa kanyang kaligtasan. May kutob siyang kasamahan ni Marcos sa sindikato mga kasama nito dahil puro armado. Kung ganoon, mapanganib na mga tao ang kasama niya ngayon. Isang matalim na tingin ang sinagot ni Marcos. Base sa pagkakakunot ng noo, hindi nito nagustuhan ang tanong. Yan bang sinabi sa'yo na mag-asawang Arcela? Na mamamatay tao ako? Hindi nga ba? Gusto sanang isagot ni Sophia. Huwag kang mag-alala, hindi mamamatay tao ang mga kasama mo. Hindi nga mamamatay tao pero member naman na isang sindikato at hoodlum. Segunda na kanya isip. Pero malakas ang hinala niyang may ginawang masama si Marcos at ang mga kasama nito sa apat na lang kasama ni Mariela sa isla. Iyon siguro ang ingay na narinig niya. Malamang na pinatay ng mga kasama nito ang dalawang gwardya. Kaya nagawang makalapit ni Marcos sa bahay bakasyunan at pinatahimik na rin ito ang mag-asawa para wala makapigil sa pagkuha nito kay Mariela. Kaya paano ba siya hindi makakaamoy ng panganib? Wala akong intensyong manakit ng kahit na sino. Katulad na sinabi ko sa iyo kanina, gusto ko lang makuha ang anak ko. Hindi naniniwala si Sophia na wala itong ginawang masama sa mga gwardya at sa mag-asawang katiwala. Paano mo kami natuntun? Paasik niya tanong. Kailangan mo pa bang malaman? Hindi mo na dapat kinuha sa mga Arcela ang bata, sabi ni Sophia. Mukhang marami kang alam, sabi ni Marcos na matamang nakatingin sa kanya. Muli nitong kinuha sa kanya si Mariela. Kung ano-ano na siguro mga sinabi ng mga hayop na yun. Mga hayop na yun, mariing sinabi iyon ni Marcos. Sa tingin niya ay mukhang malalim din ang galit nito sa mga Arcela. Nagmamalasakit lang sila sa upo nila. Kung mahal mo si Mariela, dapat pinabayaan mo na lang ang bata sa kanila. Gaano ka na ba katagal nag-aalaga kay Mariela? Sa tingin mo ba, alam mo ng buong pangyayari? Nararamdaman ni Sophia na may laman ang sinabi ni Marcos. Gusto ba nitong sabihin hindi lahat ng sinabi ng mag-asawang Arcela ay totoo? But of course, ide-deny niya ang lahat ng kasalanan niya. Marami kang hindi alam, kaya kung ako sa'yo, itikom mo na lang yung bibig mo. Kung ayaw mo ihulog kita sa gitna ng laot, galit na sabi nito. Natigilan si Sophia, hindi nga pala siya dapat magsalita na magsalita
Baka kapag nainis si Marcos ng tuluyan, ay ihulog na lang siya nito. Mas mabuting manahimik na lang siya at makiramdam. Tiningnan na lang niya ang mag-ama. Yakap na mahigpit ni Marcos si Mariela para protektahan sa malamig na hangin. Namaluktot din siya dahil sa lamig ng hanging dumadampi sa kanyang katawan. Kaya nang balingan siya ni Marcos ay nahuli nito ang panginginig niya sa ginaw. Kung isinusuot mo na ba yung jacket ko eh, di hindi ka na mamaluktot ng ganyan. Minabuti ni Sofia na isang tabi ang inis, takot at pagmamalaki. Kinuha niya ang jacket pero sa halip na isuot, ibinalabal na lang niya sa kanyang katawan. Medyo ikinataas pa ng kilay niya nang maamoy na mabango ang jacket. Sumapat na ang init na kayang ibigay noon para mabawasan ang panginginig niya. Pero ibang kilabot naman ang dumampi sa katawan ni Sofia. Pakiramdam niya, mga bisig ni Marcos Vazquez ang nakabalabal sa kanyang katawan para bigyan siya ng init at proteksyon sa lamig ng hangin. Hindi nagtagal ay nasa baybay na sila ng isang lugar na hindi alam ni Sofia kung saan. Agad niya napansin ang isang yating parang naghihintay na sa kanila. Lumipat na sila roon. Inilahad ni Marcos ang isang kamay para alalayan siya makasakay sa yate. Pero hindi niya inabot ang kamay nito. Gusto niyang iparamdam ang pag-iwas niya. Napansin ni Sofia na hindi sumama sa yate ang isa sa dalawang lalaking kasama nila sa motorboat. Dalawang lalaki rin ang inabutan nila sa yate. Ang isang may edad na lalaki ay tinawag ni Marcos na Tito Marcing. Dinala sila ni Marcing sa cabin sa lower deck ng yate. Magpahinga na kayo ni Mariela dito, bili ni Marcos bago sila iniwan sa cabin. Si Naruel at Marcing ay nauna na lumabas ng cabin para maganda na makakain. Saan ba talaga tayo pupunta? Naiinis na tanong ni Sofia. Huwag ka ng maraming tanong. Bakit ba kasi ako nakasama-sama sa'yo? Hindi nga pala ako dapat nagtitiwala sa'yo. Huwag ka mag-alala. Pagdating sa unang bayan, itutulak na kita palabas ng yating ito. Hindi ka namin kailangan mag-ama. Umarko ang isang kilay ni Sofia. Napakurud pala ng konehong ito. Guwapo nga. Ubod naman pala ng antipati ko. Na-brainwash ka na talaga ng mag-asawang yun kaya takot ka magtiwala sa akin. Dahil ang sabi ni Congresswoman Arcela, mapanganib ang isang tulad mo. Gaano raw ka dangerous? Mamamatay tao daw ba ako? Nanamantala ng babae, kidnapper? Sarkastikong sagot ni Marcos. Pero alam niyang galit ang nasa mga mata nito. Ah, oo nga pala. Sinabi sa'yo ng mag-asawang Arcela na isa akong drug pusher at gang smuggler. At gun smuggler. Miyembro na isang malaking underworld syndicate. Oo, diyan naman magaling ang mag-asawang ngayon nang papaniwalaan ng ibang tao sa mga kasinungalingan nila. Pero nagkamali sila. Kahit anong gawin nila, hindi nila maaagaw sa akin si Mariela. Kung hindi ka nga notorious at miyembro ng isang sindikato, paano mo natunto ng islang pinagdalhan kay Mariela? Walang imposible sa isang nagmamahal na amang gustong mabawi ang anak niya. Hindi mo mahal si Mariela dahil selfish ka. Selfish? You talk about selfishness? Ang mga Arcela makasarili. Pinili pa nilang sirain ang buhay ng anak nila kaysang pabayaang maging masaya. Napakunot noo si Sofia. Napuzzle siya sa sinabing ina Marcos. Akala mo ba papayag ang mga Arcela na makuha mo si Mariela? Ayaw nilang lumaki sa pudarmang bata kaya kahit saan mo siya dalhin, babawiin nila sa iyong apo nila. Their granddaughter who happens to be my daughter. Mariin at maigting ang boses na pahayag ni Marcos. Ako ang tatay, kaya ako mas may karapatan sa bata. Ikaw nga mas may karapatan, pero mas maganda naman ang magiging buhay ni Mariela sa lola at sa lolo niya. And who are you to say that? Dahil lang sa mga kasinungaling ng mga Arcela, nag-conclude ka na ng ganyan? Totoo naman ang sinasabi nila, hindi ba? Daddy, nag-aaway ba kayo ni Yaya Sofia? Biglang sabad ni Mariela. Nawala sa kanyang atensyon ni Marcos. Siya naman ay parang biglang napahiya sa bata. No, Mariela, hindi kami nag-aaway. Nakatingin si Marcos sa kanya habang sinasabi iyon sa anak. Ngumiti pa ito sa kanya, isang ngiting aso. Inirapan niya ito. Tumayo na si Marcos mula sa pagkakaupo sa gilid ng kamang kinahihigaan ni Mariela. Magpahinga na kayo, gigisingin na lang kita kapag nakarating na tayo sa San Carlos. Pasupladong sabi nito sa kanya bago lumabas ng cabin. Sinundan pa ni Sofia ng tingin si Marcos hanggang sa lumapat ang pinto ng cabin nang lumabas ito. Anong gagawin natin, Mariela? Akalain ko bang nasundan pa niya tayo doon sa isla eh ang layo-layo noon. Nakatingala lang ang bata sa kanya, hindi kumikibo. Kailangan matawagan kong lolo at lola mo. Dapat nilang malaman itong pagkuha sa'yo ng daddy mo. Gusto ko kay daddy, sabi nito. Gusto mo sa daddy mo? Pero bad siya, Mariela. Hindi ka dapat sumama sa kanya. Natutop niya ang sariling bibig. Tama bang sabihin niya iyon dito?
Pero gusto lang naman niya mailagay sa tamang pudar ang bata. Wala siyang balak siraan ang sarili nitong ama. Hindi siya bad! Pagtatanggol ni Mariela sa ama, biglang nakaramdam si Sofia ng hiya sa sarili. Sa murang edad nito, malamang na wala pa ito naiintindihan sa totoong mga nangyayari at hindi pa nito alam ang totoo. Gaano man kasama sa mga mata ng iba si Marcus, mabuting daddy pa rin ang tingin dito ni Mariela. Ang sabi nga ng marami, kahit ang pinakamabagsik na leon ay nagiging maamo kapag sariling anak na ang pinag-uusapan. Alam niyang maling kontrahin pa ang sinabi ni Mariela. Sa edad nito, hindi pa dapat ipilit ang komplikadong bagay sa pangunawa nito. Matulog na tayo, sabi na lang Sofia. Nahiga na silang dalawa sa kama. Ilang saglit lang ay tulog na si Mariela. Nang tingnan ni Sofia ang mukha ng bata, ay nakabakas na ang ngiti sa mga labi nito. Hindi tulad noong nasa isla sila at hindi pa nakikita ulit ang ama. Very close silang mag-ama, naisalob niya habang nakahiga. Kung sa bagay, hindi naman nakakapagtaka dahil matagal sila nagkasama. Binalikan niya sa isip ang eksenang mahigpit na magkayakap ang mag-ama sa isa't isa. Bigla siyang nakaramdam ng awa kay Mariela. Napakabata pa nito para maipit sa tug of war ng tatay laban sa lolo at lola nito. Pero hindi ko masisisi si Marcus. Ang anak ay anak. Parang biglang nagising ang kamalayan ni Sofia nang maalalang nasa isang yate siya kasama ang lalaki na alam niya mapanganib. Dapat maging alerto ako. Hindi ko kabisadong takbo ng isip niya at ng mga kasama niya. Hindi ako dapat maging kampante habang nandito. Itinutok niya ang tingin sa pinto ng cabin. Baka bigla na lang pumasok si Marcus kapag nakatulog siya. Baka pagsamantalahan na lang ako noon. Pero sa kabilang banda, may kung anong kiliting nanulay sa kaibuturan niya na maglaro sa isip ang posibilidad na iyon. Pero kung ganito naman kagwapo, pwede na rin. I would be a willing victim. Agad ding sinaway ni Sofia ang sarili dahil sa pag-entertain ng ganoong isipin. Pero kahit anong pilit niyang panaigin ng takot at inis kay Marcus, hindi niya iyon magawa dahil pilit na sumisingit ang paghanga niya sa kabuuan nito. Sa halos 18 taon ng buhay niya, si Marcus na yata ang nakilala niyang lalaking pinakamalakas ang dating kahit na marami ring gwapo sa Santa Luisa University. May tuturing niya itong isang perpektong sculpture na nililok ng Diyos. Unang kita pa lang niya kay Marcus ay breathless at speechless na siya. Taglay nito ang karismang parang kidlat na tumatama sa sinumang matitigan nito. A very strong and intimidating personality. Ngayon, hindi na ako nagtataka kung bakit nagawang suway ni Mabel Arcela ang mga magulang niya para ipaglaban lang si Marcus. Sayang lang at walang perpektong tao. Kahit wala siguro ni isang peklat si Marcus, hindi naman ito mabuting tao. Sayang, sa loob-loob ni Sofia, pagkatapos bungtong hininga. Magaan ang pakaramdam ni Sofia na magising kinabukasan. Bumangon siya at nag-iinat. Pero nang ma-realize niya kung nasaan ay bigla siya natigilan. Nasa loob nga pala kami ng yate. God, nasaan na kaya kami? Sinalakay ang dibdib niya na pag-aalala. Anong oras na? Hindi ko na malay, nakatulog pala ako. 6:30 na ng umaga ayon sa kanyang wristwatch. Oh my God, umaga na pala't napasarap ang tulog ko. Bakit hindi ako ginising ng Marcus na yun? Ang usapan, ibababa nila ako sa unang bahay na madadaanan namin. Wala na si Mariela sa tabi niya. Dahil doon ay nadagdagan ang pag-aalala niya. Nang mapansing suot pa rin niya ang jacket ni Marcus, ay agad niya iyong hinubad. Lumabas si Sofia ng cabin at hinanap ang bathroom. Matapos maghilamos, agad siyang umakyat sa upper deck para hanapin ang mag-ama. Sa tabi ng railings niya inabutan ang dalawa na nakatanaw sa dagat. Lumingon si Marcus nang maramdaman ang presensya niya. Nasaan na tayo? Pasik niyang tanong. Mas bati nang sumasakop sa karagatang ito. Mas bati? Malayo na pala tayo. Bakit hindi mo ako ginising? Dapat bababa ako sa unang bayang madadaanan natin, hindi ba? Hindi ako tanga para ibaba ka. Ano? Pakiramdam ni Sofia ay umakyat ng kanyang dugo sa ulo. Anong ibig mo sabihin? Mahirap na, naniniguro lang ako. Sigurado magsusumbong ka sa mga Arcela at sa mga pulis kapag pinakawalan kita. Ang ibig sabihin, pati ako tinangay mo na? Call it whatever you want to call it. Parang walang anumang sabi nito. Hindi pwede ito. Malinaw na kidnapping na ito, Marcus Vasquez. Pagwawala niya. Masamang tao ka nga talaga. Will you shut up? Galit na siyang hinarap nito. Lalo lumulutang kapangyarihan sa aura ng lalaki kapag ganun parang napipikon na at nagiging mapanganib ang anyo. Pinalampas ko lang mga sinabi mo kahapon, but next time na marinig ko pang inulit mo yan, ipapakain na talaga kita sa mga pating. Hindi to pwede, Marcus Vasquez. Akala ko ba,
Si Mariela lang ang kailangan mo. Kakampi ka naman, Arcella. At alam kong ituturo mo kung saan ko dinala si Mariela, kaya pasensyahan na lang tayo kung nadamay ka na dito. Akala mo ba makakawala ka sa mga otoridad? Malalaman din nila ang pagkidnap po sa amin ni Mariela at siguradong pipila ka na sa death row. Pagwawala pa rin niya. Hindi ko ba talaga titigil? Madilim ang mukhang saway ni Marcus. Saglit na natahimik si Sofia sa kabila ng lumalalang pag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Ngayong nalaman niya pati siya, ay tinangay na ni Marcus. My God, anong gagawin ko ngayon? Saan ako dadalhin na lalaking ito? Bakit ba kasi nadami-dami pa ako sa gulong ito? Iisa lang naman ang gusto ko, ang makarating at makapagtrabaho sa Amerika. Pero hindi kami sa Amerika dadalhin nito. Hindi niya alam kung maghihisteriya o makikiusap na pakawalan na siya. Huwag kang mag-alala, ligtas ka sa mga kamay ko, sabi ni Marcus nang lingunin siya. Nabasa yata ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ano ka mo? Ligtas? Eh sa tingin ko, mas ligtas pa ako sa mga pating kesa sa'yo. You know what? Hindi ako sanay na sinisigawan ng kahit na sinong babae. Pero ikaw, kagabi mo pa ako tinatarayan. Sige, kung trip mo talagang tarayan ako, sumigi ka. Pero kahit anong gawin mo, wala ka na magagawa. Kasama ka na namin ni Mariela kahit saan kami magpunta at hindi kita pakakawalan hanggat hindi pa dapat. May katwiran nga si na Congresswoman Arcella na ilayo sa'yo si Mariela. Galit na bulyaw ni Sofia sabay talikod. Nagmamadali siyang bumalik sa cabin. Nagngingit-ngit ang kaloobang inilapat niya ang pinto noon. Virgin Mary, tulungan mo po ako makatakas sa lalaking ito. Sabi na nga ba, hindi siya dapat pagkatiwalaan eh. Mamaya lang ay kinakatok na siya ni Marcus sa labas ng cabin. Open this! Pinagana ni Sofia ang isip. Naging malikot ang mga mata niya. Naghanap siya ng pwedeng ihampas sa ulo ni Marcus para makatakas na sila ni Mariela mula sa mga kamay nito. Pero paano naman sila makakatakas kung nasa gitna sila ng Pacific Ocean? Ready na ang breakfast kanina pa. Ikaw na lang hinihintay namin. Kumain ka mag-isa mo! Sigaw niya pero hindi pa rin ito tumigil sa pagkatok. Sofia, buksan mo sabi itong pinto. Hindi siya tuminag sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Galit siya kay Marcus dahil pakiramdam niya ginawa siya nitong bihag. Niloko siya nito na sabihing ibababa siya sa unang bayang madadaanan nila. Kailangan makatakas ako. Kapag nalaman ang pamilya ko nangyari, sigurado mag-aalala sila. At nakakahiya sa mga kaibigan at kaklase ko, siguradong kakantsawan nila ako. Sa kagustuhan ko makarating at makapagtrabaho sa Amerika, ito palang mangyayari sa akin. Sofia, ano ba? Pabayaan mo na ako, kidnapper! Bahala ka nga sa buhay mo. Sino ba magugutom? Sabi ni Marcus bago niya narinig ang mga yabag nito palayo sa tapat ng pinto ng cabin. Mas gustong abalahin ni Sofia ang sarili sa pag-iisip ng paraan kung paan makakataka sa poder nito kaysa isipin ang pag-aalmusal. Makalipas ang isang oras, naramdaman niya tumigil ang yate sa paglalayag. Bakit huminto? Pabababain na ba nila ako? Naisip niya lumabas ng cabin. Nakasalubong niya sa hagdan si Marcus na karga si Mariela. Mabuti naman at lumabas ka na. Nandito na tayo sa destinasyon natin. Pakikuha mo ng mga gamit ni Mariela sa cabin. Inutusan pa ako? Lihim na panghihimutok ni Sofia, saka naiinis na tiningnan si Marcus nang tumalikod na ito. Muling umakyat sa upper deck ang lalaki. Kahit naiinis, ay sinunod pa rin niya ang utos ni Marcus. Pag-akyat sa upper deck, ang tumambad sa kanya ay isang magandang isla. Marami nagtatayugang puno ng nyug. Puti ang buhangin nasa baybayin. Isla na naman itong pinuntahan natin. Nasaan na tayo? Anong lugar to? Bali niya kay Marcus. Huwag kang maraming tanong, pwede? Sagot nito sa masungit na tono. The only thing I can assure you ay nasa Pilipinas pa rin tayo. Naunang bumaba si Naruel at Marcin. Sumunod si Marcus, nakarga si Mariela. Nanatili si Sofia na hindi kumikilos sa tabi ng railings. Inilibot niya ang tingin sa buong paligid ng islang dinaungan nila. Ano, hindi ka ba sasama sa amin ni Mariela? Diyan ka na lang ba? Pasigaw na tawag sa kanya ni Marcus. Mabilis siyang kumilos para bumaba na rin ang yate. Muntik pang mapatid ang isa niyang paa sa makitid na steel ladder. Mabuti na lang at nilapitan at tinalayan siya ni Ruel. Kung saan-saan ka kasi nakatingin. Sa lubong ang mga kilay na paninisi sa kanya ni Marcus. Bago ito nagpatuloy sa paglalakad. Antipati ko talaga? Muntik na nga ako mapatid sa hagdan. Sinungitan pa ako. Nakairap na lihim na pangingit-ngit ni Sofia sa kasumunod sa mabilis na paglalakad ng mga ito. Tahimik ang isla na mukhang hindi matao kahit napakaganda naman. Parang kamigin. Hindi pa siya nakakarating doon pero nakita na niya sa mga documentary video sa TV ang kagandahan ng isla
bago iyon sinalanta ng mapanirang bagyo noong nagdaang taon. Baka nandito ang hideout ng sindikatong kinabibilangan niya. Lihim niyang hula. Biglang lumikot ang isip ni Sofia. Nasa likuran siya ng grupo kaya pumasok sa isip niya ang tungkol sa pagtakas. Pero isla ito, napapalibutan ng tubig. Paano ako makakatakas? Baka naman gusto mong bilisan. Muling baling sa kanya ni Marcos, inirapan lang ito ni Sofia pero medyo binilisan na rin ang paglalakad para makahabol sa mabilis na paglalakad ng mga kasama. Maya-maya, huminto sila sa isang hindi sementadong kalsada. Mukhang iyon ang main road. May nakapark na Ford Fiera kung saan naghihintay ang samatanda na lalaki na may katabaan. Tata Senyong, this is Marcos, ang anak na matalikong kaibigan si Samuel. Pagpapakilala ni Marcin sa lalaki. Kanina ko pa kayo hinihintay, sabi ng matandang lalaki, matapos makipagkamay kay Marcos. Naikwento na sa akin ni Marcin ang lahat. Welcome na welcome kayo dito. Kilala ko ang daddy mo, napakabuti niyang tao. This is Ruel, kaibigan ko ho. Ito naman ang anak ko at ang yaya niya. Pagpapakilala ni Marcos sa kanila. Hindi ko alam na kasama niyo pala pati ang yaya ng bata, sabi ni Tata Senyong. Nilingon siya ni Marcos. Isinama ko na rin ho. Dahil siguradong siyang pagbubuntunan ng galit ng Arcela kapag nalamang nakuha ko ang bata. Bakit hindi mo pa sabihin na totoo na sapilitan mo lang akong sinama? Gusto sanang sabihin ni Sofia. Maganda palang yaya ng anak mo, komento ng matanda. Ubod naman ng taray, salag ni Marcos na tinapunan pa siya ng tingin. Lalo niya itong inirapan. Mataray pala ha, sa loob-loob ni Sofia. Base sa mga pangyayari at pagpapalipat-lipat nila ng lugar, naisip na Sofia na planadong mabuti ni Marcos ang mga hakbang na gagawin sa pagtakas kay Mariela. Sumakay sila sa Ford Fiera na natili siyang observant at alert. Manaka-naka niyang tinitingnan si Marcos, katabi nito sa upuan si Mariela, kung ano-anong inuusisa ng bata kay Marcos. Nang nagdaang araw pa niya, napapansin naging madaldal na si Mariela. Hindi katulad ng mga unang araw niya sa mansyon ng mga Arcela na tahimik ito, kimi at parang ayaw magtiwala sa kahit na sino. Sa tansya ni Sofia, mahigit kalahating oras din sila naglakbay bago silang mantong sa isang hindi mataong baryo. Isang malawak na taniman na mga prutas at gulay ang pinasok nila. Nababakuran iyon ng lampas taong barbed wire at ang ibang bahagi ay hanggang dibdib na pader. Malayo ang gate mula sa bahay na nasa loob ng farm. Nang tumapat doon ay nagsibabaan ang mga ito mula sa Fiera. Nahuli siya sa pagbaba. Muntik na namang sumabit ang isang paa niya sa estribo ng sasakyan. Napalingon si Marcos na mapatili siya. Ano ka ba? Napakalampo mo naman. Mukhang mas matibay pang tuhod ni Mariela kaysa sa'yo. Asik nito. Kuneho! Ako na nga ito muntik na masubsob. Ako pa yung sinisisi mo! Nang makita ni Sofia na pinagtatawa na siya ni Mariela, dahil sa muntik na naman niyang pagkalaglag ay natawa na rin siya. Eh, di natawa ka rin sa kapalpakan mo. Magkasalubong ang makakapal na kilay ni Marcos nang sabihin niyon. Inirapan niya si Marcos pero hindi na ito nakita dahil paakyat na ito sa limang baitang na hagdan papunta sa malaking balkonahin ng bahay. Yari iyon sa kahoy. May kalumaan na pero mukhang maayos ang maintenance. Napapalibutan iyon ng mga halamang namumulaklak at mga tanim na mababa tulad ng kamatis at mga vines na ampalaya at patola. Maaliwalas ang kabuuan ng bahay, walang mamahaling mga gamit, pero mukhang antigo ng isang cabinet na nasa sulok ng sala. Maging ang mahabang dining table, niyaya sila ni Tata Senyo doon matapos nito maghain na almusal. Hindi pa rin komportable sa Sofia na kumilos. Malikot pa rin ang mga mata niya at alerto kahit nasa harap na sila ng pagkain. Magkatabi sila ni Mariela ng upuan. Nasa kabila naman ng bata si Marcos. Kaharap nila si Naruel at Marcing habang natataranta sa pagsisilbis sa kanila si Tata Senyong. Si Tata Senyong ang bahala sa inyo habang nandito kayo. Siya ang katiwala sa farm na pamilya. Lahat ng kailangan nyo dito, sabihin nyo lang sa kanya. Thanks, Tito Marcing, sabi ni Marcos. This place is good for us dahil remote na remote. Siguro naman hindi na basta-basta matitrace ng mga tauhan ng mga Arcela ang lugar na ito. Yes, yun ang masisiguro ko sa inyo. Hindi na kayo basta masusundan ng mga Arcela dito. Hanggang kailan niyo ba plano manatili dito? Nakikinig lang si Sofia sa usapan habang nilalagyan ng pagkain ng plato ni Mariela. Humigop muna ng sabaw na sinigang na bango si Marcos sa pamamagitan ng kutsara bago sinagot ang tanong ni Marcing. Hanggang sa masiguro kong malamig ng sitwasyon, pagkatapos dadalhin ko si Mariela sa mga kamag-anak ko sa Dumaguete. Hindi ako pwede magtago ng matagal, dapat kong linisin ang pangalan ko. Aasikasuhin ko yan, Marcos, sabad naman ni Ruel.
May mga tao na akong pinapakilos tungkol sa kaso mo. Humingi na rin ako ng advice sa ilang human rights lawyer. Kaya nga habang mainit, dito muna kami ni Mariela. Mahirap nang matuntun kami ng mga Arcela. Alam niyo naman kung anong pwede nilang gawin. May impluensya silang tao. Hindi napigilan Sofia ang mag-react. Ang ibig mo sabihin, magtatagal tayo dito? Mataas na naman ang tono niya. Paano naman ako? Napasulyap si na Marcos at Ruel sa isa't isa bago siya sinagot ni Marcos. Huwag kang mag-alala, hindi ka na makasama sa mga plano ko para sa aming mag-ama. Talagang hindi dapat. Kaya kailangan the soon as possible, pakawalan mo na ako. Pakawalan? Maang na reaksyon ni Tata sa inyo. Oho, kinindap lang ako ni Marcos na ito eh. Ayoko naman talaga sumama. Ang sabi niya, ibababa niya ako sa unang bayan na madadaanan namin. Pero niloko lang pala niya ako dahil sinama niya ako dito kahit ayoko. Will you please shut up, Sofia? Nasa harap tayo ng pagkain, saway ni Marcos. Kahit kontrolado ang emosyon, ay malinaw ang galit sa mukha nito at sa matalim na tingin sa kanya. Mabuti pa, kumain na muna tayo, sabad ni Marcing. Lalamig ang pagkain niluto ni Tata sa inyo. Oo nga naman, sigunda ng katiwala. Talagang pinaghandaan ko pagdating niyo nang iparating sa akin ni Marcing na may darating na mga bisita. Namili agad ako na mailuluto para sa inyo. Salamat ho, Tata Senyong. Mahinaong sabi ni Marcos. Kahit naman ho hindi na kayo nag-abala, okay lang. Kahit naiinis pa rin, ay tahimik na lang ipinagpatuloy ni Sofia ang pagkain. Pagkatapos kumain, lumipat si na Marcos, Roel at Marcing sa balkonahe. Doon, ipinagpatuloy naman ito ang pag-uusap. Hindi lumayo si Sofia dahil gusto niya marinig ang pag-uusapan ng tatlo. Sa tingin mo ba, makakatagal ka sa lugar na ito? Tanong ni Marcing kay Marcos. Bakit hindi Tito Marcing? Pwede ako kahit saan. Pwede ako maghanap na ikakabuhay namin ni Mariela dito habang nagpapalamig kami. Hindi mo magiging problema tungkol doon, Marcos. Pwede kang mangisda o magtanim. Madali ang kabuhayan dito basta masipag ka. Pero umaasa akong hindi magtatagal at maayos man ang problema mo sa mga magulang ni Mabel. Sana nga ho, Tito Marcing. Isang buntong hiningaan narinig ni Sofia na pinakawalan ni Marcos. Sa kanilingon si Mariela, nakatabi niya sa isang silyang rata na nasa kabilang bahagi ng balkonahe. Nagkunwari siyang hindi interesado sa pinag-uusapan ng mga ito. Well, iiwan ko na kayo. Kapag may problema, tawagan mo lang ako. Thanks, Tito Marcing. Maraming maraming salamat po sa tulong niyo. Nang magpaalam si Naruel at Marcing, agad siyang tumayo mula sa kinauupuan. Sasama na ako sa kanila, sabi ni Sofia kay Marcos. Hindi ka pa pwedeng umalis, Sofia. Seryosong pahayag nito. At kailan mo ako pakakawalan? Ako ang magde-decide kung kailan ka pwedeng umalis. Ano? Talaga bang balak mo kong gawing bihag dito? Don't worry, Sofia. Ligtas ka dito. At magtiwala ka sa desisyon ni Marcos. Alam niyang ginagawa niya. Kapag pinayagan ka na niyang umalis, ikaw rin ang maiipit sa mag-asawang Arcela. Sabad ni Marcing. This is ridiculous. Sigurado mag-aalala sa akin ng mga parents ko. Kung yun lang pinoproblema mo, masusolusyon na natin yan. Sabi ni Marcos, saka sumulyap kay Ruel. Ibigay mo sa akin ang address niyo o address ng kahit sinong close friend mo. Ipaparating natin sa kanilang nasa mabuti kang kalagayan. Mabuting kalagayan? Sarkastikong reaksyon ni Sofia. Mabuting kalagayan ba to? Napansin niya nag-uusap ang mga mata ni na Marcos at Marcing. Maya-maya ay nilapitan ni na Marcing at Ruel si Mariela at nagpaalam dito. Saka nagpaalam din kay Tata Senyo. Nakalayo ng Ford Fiera na maghahatid sa dalawang lalaki sa yate nang muli niyang harapin si Marcos. Kung plano mo magtagot magpahinog sa lugar na ito, huwag mo ko idamay! Singhal ni Sofia. Naningkit ang mga matang hinarap niya si Marcos. Pwede ba? Itigil mo yung bibig mo. Rinding-rinding na ako! Iritadong singhal nito. Kahapon ka pa ha, kapag hindi mo itinikom yung bibig mo. Napaatras siya dahil nakakaalarma ang talim na tingin ni Marcos. Pero naisip ni Sofia na hindi siya dapat magpakita ng takot. Kailangan niya ipakita na matapang siya at hindi basta papayagan ang masamang binabalak nito. Binabantaan mo ba ako? Anong gagawin mo kapag hindi ko tinigil ang bibig ko? Sasaktan mo ako? Papatayin? Hindi. Halos paanas lang nasagot nito. Humakbang ito ng dalawang beses palapit sa kanya. Naramdaman ni Sofia na bumilis ang tibok ng puso niya. Nagkabuhol-buhol ang kanyang paghinga. Hindi kita sasaktan at lalong hindi kita papatayin. May nakakalokong ngiti sa mga labi ni Marcos. I'm going to kiss you, lady. At lalo pa itong lumapit sa kanya. Ano ang gagawin ni Sofia ngayon matatagalan pa siya sa poder ni Marcos? Magawa kaya niyang
isuplong ang binata? Makatakas kaya siya kay Marcos at makapagsumbong sa mga Arcela? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.